Hello guys, ito yung ulam sa katulad namin na mga pobre ba. Pero ito, sinalik. Ito ay introducing sa inyo, i-introduce ko sa inyo mga ka-farm na oh. Ito ay kadalasan talaga na inuulam or ginawa naming pang-ulam na to sa amin. Ang gulay na tinatawag na pako. So, masarap lang to, masarap to mga ka-farm, gawin nating adobo. So, dahil tayo ay nakagawa naman ng gulay kanina para sa tanghalian, gawin natin ito mamaya mga ka-farm. So ipakita ko lang sa inyo na huwag sayangin, lalo na kayo nag mga ka-farm, bumili lang nito lalo na kasi mahal. Huwag niyo sayangin na kapag kayo ay kukuha ng panggulay, pati yung dito stock niya mga ka-farm, malutong pa katulad nito, pwede pa yan mga ka-farm. Huwag sayangin, di ba? Masarap 'to mga ka-farm. Hindi wag natin sayangin kasi lalo na sa inyo diyan, nasa syudad, edi, ito yung matigas na edi, separate na lang. Pwede gawin natin kunin at tanggalin natin yung kanyang makikitang dahon. Yun. Basta feeling natin na mas malutong pa siya putulin o pwede pa. Yan. Para madami naman yung makain natin. Masarap to mga ka-farm sa adobo. Depende na sa inyo mga ka-farm. Yun lang. Kapag ganito, makikita niyo ay medyo matigas na yung sa dulo na lang ang tanggalin natin yung branch ng kanyang dahon. Dahon kasi pa rin to. Or stock ba ang tawag dito? Basta ano. Diyan. Katulad sa kangkong, wag lang yung pinaka-top. Kailangan din tanggalin pati yung kanyang stock kung nasa ano pa, yung maganda pa, maputol ba? Parang lutong pa, putulin sa kahit kamay. Tsaka, yung dahon. Napaka-importante yun. Pero yung kangkong na kayo talaga yung nagtanim. Yan. Madali lang tayo nakaipon. Di ba? Masarap to mga ka-farm. Ang ina-adobo ko naman ngayon, kanina, para sa tanghalian namin, ngayon ay yung pichay with talbos ng kamote. Yun. Na-adobo ko sa mantika ng baboy. Charot. O di ba? Madali lang. Ano ko lang 'to mga ka-farm. Hindi naman 'to nakakalason na kung gawin natin yung pinaka medyo sa kaniyang stock, hindi lang dahon yung na kasi mayroon ding nutrients yang nasa gitna. Kasi yung nutrients lahat water dumaan din sa xylem at saka phloem. So, nandun na pa din yung mga nutrients naka-deposit. So, kailangan natin ubusin kung pwede. Yung karabaw nga. Karabaw nga. Yan, tilod naman yung tao sa karabaw. Diba? Tsaka, paki-comment na lang kung ano pang ibang luto. Pwede ito gawing salad mga ka-farm. Salad. Salad oh. Pero kadalasan ginawa ko dito is adobo. Pwede ito sa kanang may munggo. At saka iniisa-isa ko na lang kasi mas dominant naman bawat dito sa amin ang ganitong gulay. Pako at saka yung labong ng yellow color na kawayan or yellow bamboo. Marami namang labong dito sa amin. At saka yung mga ganyang gulay katulad nito is abunda dito sa amin. So hindi na pwede nating magulay tayo na alone. Pero pwede naman mag-mix. Depende na lang sa ating hilig, mga ka-farm. Di ba? Madali lang. Kaya, gulay is life pa din. Kung sa aking farm, hilig ay yung ko talaga, moto ba yung tawag kasabihan ay farming is life talaga sa akin.
Kasi kung hindi tayo magpa-farm, ay nako, baka mawalan pa tayo ng life. Basta ang importante, tanim lang tayo ng tanim, mga ka-farm. Diba? Nag-ingan niyo ko sa inyo kasi kapag, lalo na nga kayo mga ka-farm, lalo na kayo may mga kamag-anak, di naman kayo ang sasaka o di naman kayo mag-cultivate, baka may mga ano kayo, sakop dyan sa bahay nyo kasi may trabaho kayo. Ibilin nyo na lang sa mga kapatid nyo, tatay, nanay na ganyan. Kailangan, may kakilala ako sa bilang yung mga small YouTuber, may sabi na kung tama din talaga tayo mga ka-farm ay kahit ano lang, kahit isang ori lang ng commodity, pwede ba itanim sa kada araw. So, pagkatlipas ng isang araw, kinabukasan, ganyan pa din ang gagawin yung mga ka-farm. Hanggang sa makabuo ng isang buwan, bawat araw may naitatanim ka ng isang puno, di marami na yun. 30 pirasong puno na naitanim mo sa isang buwan. So, at least, parang ladderize yung tao. Ako'y natatawa na at nabubulol. Ladderize ba ang tawag dyan mga ka-farm? Or staggered yung pagtatanim. Staggered yung pagtatanim. Hindi maganda kasi yun ang maitatawag na din nating sustainable farming. Kasi hindi kumpak yung pagtatanim, hindi sabay-sabay yung pagtatanim. Pero at least nakabuo ka ng plantation sa isang buwan hanggang bumuo ng isang taon. So, kung tama din ka talaga sa farming, ay yun ang gagawin mo. I-advise nyo sa mga kaibigan mo, nyo, pamilya nyo, kung may business kayo, hindi kayo makatupag sa mga, kung mayroon kayong mga lupain dyan, malalaki, huwag nyo ibinta, sayang. Kasi hindi nyo alam, may darating pa na next generation sa inyong pamilya na marunong din magtikad or mag-cultivate ng mga pananim. So yun lang, kung tama din ka talaga or ugali mo talagang kain tulog lang, this coming 2024, baguhin nyo namang estilo sa buhay nyo, guys. Hindi, kahit magbago naman yung panahon, pwede baguhin din natin yung pati ang pamamaraan sa ating lifestyle ba. Kung tayo ay tama din within this 2023, this year, kailangan naman ding i-change natin. Kahit din, kung 100% tama din ka talaga, igawin mo muna lang natin na diretso tayo ng 50%. Minusa natin ng 50% yung tamad. At saka yung 50% ay kunting sipag. Kalahating sipag. Yun lang. Yun ang dapat yung tandaan mga ka-farm. Parang nag-storytelling lang tayo habang tayo ay bumubuo ng panggulay. O diba? Masarap to mga ka-farm. Lalo na lagyan natin ng sardinas. Masarap to. Pero para lang sa amin ha. Masarap na to para sa amin. As masarap jud talaga. Pero yung sa may mga pira dyan, huwag nyo nang, advice ko sa inyo is, huwag nyo namang sanang gamitin nyo yung pira sa palaging nag-fast food. Nakakasama yan sa kalusugan. So, dapat kakainin kayo ng mga sariwang gulay. Siyempre, through pagtatanim, isa din ang nakakatulong ay nakapag-exercise yung katawan natin. O di, ang regular circulation sa ating dugo ay, ang tawag dyan, normal. Huwag palaging kain tulog lang. Baka bihira na kayo makaabot ng 2024. 'Di ba? Gawing simple ang life mga ka-farm.
huwag ma-stress. Kasi balikan natin yung sinabi ko kanina mga ka-farm. Kapag tayo ay ano talaga, fighting gihapon na mga ka-farm ha. I-fight natin yung katamadan sa kasipagan. Masipag tayo sa pagtatanim. Hindi naman porkit baka sabihin nyo tuloy mga ka-farm na paano kami makapagtanim, wala naman kaming lupa. Hindi naman yan problema, questionable. At least na nandito ka sa ganitong ano buhay or nandito tayo nining unsa na ninsan libutan ba nataninin kalibutan, syempre kung sa anong activity natin tayo ay kakain, syempre kung tayo ay kakain tayo ay matrabaho naman yun. Kung maliit lang yung espasyo nyo sa bahay, apply, mag-search kayo sa mga YouTuber, mayroong mga vlogger or YouTuber na nag-promote sa mga urban gardening, sa mga paso-paso lang ba? Yan. Kumpara tayo ay diretso na lang mamimili sa, ano, hindi yun safe mga ka-farm. Yung mga bilihin sa palingki, hindi yan safe. Baka nagsasabi sila na organic, pero yun pala ay lulong. Lulong na sa inorganic. Yun ang nakakasama talaga. Yung kinakain natin, yung hindi natin alam kung ano talaga ang paraan sa pagpapatubo at pagpapabunga sa ating binibili. Katulad ng, ano, baka mahilig kayo sa magaganda. Huwag lahat na mahilig kayo sa magaganda. Kasi nakakasira yan. Kasi yung mga maganda, lalo naman yung mga leafy vegetable, iwasan yung mga magaganda sa mga leafy vegetable. Kasi yung leafy vegetable, mga ka-farm, katulad ng kangkong, ganito, richay, mga ganyan, lulong yan sa mga spray. Lalo na kung walang mga galos or gasgas sa mga uod, mga tawag dyan, bangag-bangag ba? Or sa Bisaya, hamis kaayo, like for example, talong, palaya, sitaw or batong. Napakasama ano yan mga ka-farm, lulong yan sa sintetikong kimikal na makamatay talaga. Hindi naman agad-agad tayo ay mamamatay, pero tayo ay maging laygay ba, chronic ang epekto. Kasi hindi yan ano katulad sa mga insect na patayin natin yung insekto, na yung mga kaaway na insekto patayin natin diretso sa tinatawag na yung acute mode of action. Pero tayo ay laygay din kapag tayo ay kakain sa mga ganyan na hindi. Kaya ang point ko is, ang point ko na ano mga kapam, mas mabuti tayo talaga ang magtanim sa ating bawat kinakain. Yun lang ang maishare ko mga ka-farm ha. Thank you so much for watching. Sarap na to mamaya mga ka-farm. Yes. Bye-bye. Thank you so much.